Welcome again to my channel. Shout out po sa lahat, lalo na po sa mga subscribers ko. Salamat po sa inyong suporta. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan at stay at home lang po tayo lagi. Ang topic po natin ngayon ay para sa ating mga kaagri, kakampi at kapwa magsasaka, mga ekspertong kaalaman para maiwasan ang pesteng insekto sa palay. Halika po, samahan niyo po akong alamin at talakay natin para maiwasan ang pesteng insekto sa palay para hindi na lumala o makapinsala sa ating palay. Alam naman po nating lahat na mahal ang mga presyo ng binhi ng palay, ma-hybrid o inbreed man siya sa ating mga suking seeds grower. Remind ko lang po guys na kailangan pag bumili tayo ng binhi, kailangan certified seeds or dun po sa tindahan na talagang suki nyo na or kakilala nyo po talaga para kung may konting problema, madali po kayong maasikaso o matugunan ang inyong mga problema in case meron man. Ngayon po, alamin po natin ano ang maidulot ng pesteng kulisap sa ating palay or epekto. Saan sa palay karaniwang makikita ang pesteng kulisap? Kailan dumadating? Ano-ano ang iba't ibang pesteng kulisap na dumadapo sa ating palay? Pero guys, bago tayo mag-proceed, kung bago pa po kayo sa channel ko at kung hindi po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe lang po at i-hit nyo lang po yung notification bell para po magiging updated po kayo sa susunod kong video. Thank you! Bago ko po makalimutan guys, mayroon po akong FB page din. Parli po ang account. Pwede na rin po ako i-follow doon. Paki-likes na rin po at saka paki-share at saka pwede rin po kayo mag-comment doon. Thank you! Ang pesteng kulisap. Ang mapanirang kulisap ay nakakabawas sa ani ng palay. Kaukulang pagkakilala ay importante para makapagplano ng pinakamainam na paraan para pamahalaan ang dami ng mga pesteng kulisap sa palayan. Ang pagklasipay sa pesteng kulisap ay karaniwang naaayon sa pamamaraan ng pagkain o pagsira ng halaman. May dalawang klaseng pesteng kulisap o insekto. Ito ay sumisipsip at kumakagat o ngumunguya. Saan sa palay karaniwang makikita ang pesteng kulisap? Saan nga ba natin sila guys makikita? Makikita natin sila guys sa mga bunga. Ang umaatake namang mga insekto doon ay ang rice bug. Saka mga dahon, ang umaatake naman doon ay ang green leaf hopper, leaf folder, saka world maggot. Yung iba naman guys sa puno, ang umaatake naman doon yung brown plant hopper o yung tinatawag na hanib, saka black bug, saka stem borer. Ngayon po guys, isa-isahin po nating alamin kung ano yung rice bug. Ang rice bug ay karaniwan sa panahon ng tag-ulan o makulimlim na panahon. Ang mga ito ay karaniwang nagtatago sa malilim na parte ng bukid, madamong lugar o malapit sa kanal. Makikita ito sa uhay ng palay kapag hapon. Dumadating ang rice bug kapag malagatas na ang uhay ng palay kung saan sinisipsip nito ang katas. Nagre-resulta ito sa pagkasira at kawalan ng laman ng mga butil. Importanteng makontrol ang rice bug sa panahon ng pag-uhay hanggang di nabubuo ang butil. Dito naman po tayo sa green leaf hopper. Ito po guys, madalas natin makikita sa mga dahon. Green leaf hopper. Ang green leaf hoppers ay karaniwang nabubuhay sa palay na madalas may patubig. Makikita ang mga ito sa ibabaw ng dahon at dito sila sumisipsip ng katas ng halaman. Ang green leaf hopper ay karaniwang umaatake sa mga unang araw pagkatanim ng palay. Sa panahong ito, kritikal ang pagkontrol sa green leaf hopper upang maiwasan ang paglaganap ng tongro sa palayan. Ang tongro virus,
ang green leaf hopper ay nakakapinsala sa halaman sa pamamagitan ng pagkalat ng rhizotongue virus. Loob ng 30 minuto na pagkain ng green leaf hopper ay maaari nang mailipat ang sakit. Ito ay nananatili sa insekto sa loob ng 5 araw. Kapag may tungro na sa palayan, importante na makontrol ang green leaf hopper. Dito po tayo sa leaf folder. Ang leaf folder ay karaniwan sa kahit saang palayan at mas madalas na dumadami tuwing panahon ng tag-ulan. Mas gusto ng leaf folder sa malilim na lugar at sa mga palayan na sapat o sobra sa abono. Ang paro-paro ay karaniwang aktibo sa gabi at nagtatago sa lilim tuwing araw. Ang leaf folder ay maaring dumating sa anumang yugto ng buhay ng palay. Pinakapaminsala ang leaf folder kapag inatake na nito ang flag leaf at ang mga dahon na sumusunod nito. Kapag nangyari ito, maaring bumaba ang ani. Dito naman tayo kay Rice World Maggot. Ang Rice World Maggot ay tumitira sa matubig na kondisyon kung saan hinahanap nito ang palay sa pamamagitan ng reflection sa tubig. Ang World Maggot ay kumakain sa loob ng mga bagong dahon. Ang pinsala ay makikita sa bansot na katawan at manipis na mga dahon na madaling masira sa hangin. Oh guys, tapos na po tayo sa mga bunga at saka sa dahon. Dito naman po tayo sa puno. Doon po makikita natin si Brown Plant Hopper. Ang Brown Plant Hopper adult ay karaniwang dumarating ilang linggo pagkatapos magtanim. Ang mga itlog nito ang nagiging sunod na henerasyon na nagdudulot ng pinsala sa palay. Kapag hindi nabigyan ng maagang lunas, mabilis na dumadami ang brown plant hopper at ito'y kadalasang nangyayari kapag buntis na ang palay. Sa panahong ito, maaring mahirap na makontrol ang insekto dahil sa sobrang dami at bilis ng pagkain nito. Ang brown plant hopper ay kadalasang makikita sa ilalim ng palay sa puno. Sinisipsip nito ang katas ng halaman hanggang matuyo. Ang pinsala nito ay tinatawag ng hopper burn. Kapag patay na ang halaman, maaring lumabas ang may mga pakpak na brown plant hopper na handa nang lumipat sa ibang palayan. Ang brown plant hopper ay maaaring magkalat ng viral disease gaya ng grassy stunt at rug stunt. Dito naman po tayo sa stem borer. Ang pinsala na dulot ng stem borers ay nagmumula sa pagkain ng uod na nasa loob ng puno ng palay. Ito ay maaring magdulot ng tinatawag ng dead heart o whitehead depende sa panahon ng pag-atake. Ang pagkakaroon ng itlog sa dahon at nagliliparang paru-paro ang isa sa mga palatanda ng atake ng stem borer. So bali dito po, pag makakita ka ng mga paru-paro na nagliliparan, yan daw po ang isa sa mga palatandaan na umaatake na yung stem borer sa iyong mga tanim. Stem borers ay maaaring umatake sa dalawang yugto. Ang una po ay ang pagsuhi, 25 na araw pagkatanim. Pinsala, patay na suwi, yun yung dead hearts. Pangalawa, sa panahon ng pagbubuntis, 65 araw pagkatanim. Yung pinsala niya, uban whiteheads. Sa pagitan ng mga dalawang panahon na ito, madalang ang pag-atake ng stem borer sa halaman. Dito po makikita niyo po guys yung charts ng stem borers, panahon ng pag-atake at kung kailan maaring maglapat ng kontrol. Dito guys makikita niyo kung kailan kayo mag-spray ng protective control para hindi dapuan ng mga stem borers. O meron dito sa baba 0 to 20, 20 to 30. Dito guys tingnan niyo lang po, tapat-tapat lang po.
Makikita niyo din po guys sa baba yung 20 to 30 manipis ang puno, mataas ang pag-atake ng stem borer. Kailangan guys agapan niyo na mag-spray na kayo pang control ng stem borers para hindi na magiging patay na suwi ang ating mga pananim. Ito po guys sa baba, makikita nyo po 60 to 75. Manipis ang puno, mataas ang pag-atake ng stem borer. Kailangan po dito sa mga panahon na yon, maingat po tayo sa ating mga pananim. Kailangan po lapatan na natin ng pangkontrol ng stem borer para hindi magiging uban ang ating mga pananim. Dito po guys, makikita nyo din po ang charts kung kailan dumarating yung mga pesting kulisap. Dito po makikita nyo may color coding po siya na nasa taas yung world maggot, saka hanggang kailan po yung color na yun, tapos nakatapat po siya dun sa baba kung ilang days. Ibig sabihin, doon po sa mga panahon na yun, pwedeng umatake si world maggot, si green leaf hopper, plant hopper, stem borer, leaf folder, black bug, thrips, army worm, cutworm, case worm, at saka sa rice bug. Isa sa mga pesting kulisap na umaatake sa ating mga pananim na palay ay ang case worm. Ito ay matatagpuan sa palaya na madalas natigilan ng tubig. Ito ay kumakain ng dahon ng batang halaman. Seedling, tailoring stage, ang karaniwang makikitang sira sa dahon ay ang parang hagdan-hagdan na kain. Ang naputol na piraso ng dahon ay makikitang nakalutang sa tubig. Ang isa pa ay ang black bug. Ang black bug ay karaniwang dumadapo sa vegetative stage ng palay. Ang paglipad ng black bug ay apektado ng buwan. Kapag kabilugan ng buwan, kadalasan makikita ang makapal na pulutong ng insekto malapit sa mga ilaw. Matatagpuan ang insekto sa ilalim ng halaman kung saan ito ay kumakain. Dalasang sira ng black bug ay mapanunuyo ng dahon na makukumpara dead heart na dulot ng stem borer. Ang laganap na pagkatuyo ng dahon ay nagre-resulta sa tinatawag na bug borne o ang pagkatuyo ng mga suhi. Ang black bug ay maaring dumating sa kahit anong yugto ng buhay ng palay mula pagkatanim hanggang pagbulaklak o uhay. Ang tinatawag na bug borne o laganap na pagkatuyo ng halaman ay kadalasang nangyayari paglabas ng uhay. Dito din naman tayo sa army worm. Ang army worm ay maaring dumating sa kahit anong yugto sa buhay ng palay. Pinakadelikado kapag dumami ang mga uod na kayang ubusin ang buong katawan ng palay. Outbreaks. Ang paru-paro adult ay aktibo sa gabi. Madaling naaakit sa ilaw. Madaling makita ang uod sa ibabaw ng halaman tuwing gabi o kapag makulimlim ang kalangitan. Hanggang dito na lang po ang inyong lingkod. Sana po may natutunan po kayo sa video ito. At kung meron po kayo mga katanungan, mag-comment lang po sa baba at kayo po ay sasagutin ko. Pwede din po nyo akong i-follow sa FB page. Parli po ang account at pwede din po kayo mag-comment doon. Thank you so much guys. Bye-bye!